na po. Magandang araw sa inyo mga kaibigan, mga ka-hunter, mga ka-collectors. At lalong-lalo na sa ating mga ka-weird. Ito na naman po tayo. Maggagawa tayo ng video. Huling video natin kay Mr. Photobomber. May Photobomber Chimp. Kasi kaya sinasabi kong last na video natin ito sa kanya, itotone natin siya. So kukuha na natin yung last video niya ng ganito pa ang kanyang condition. So ilabas na natin siya dito sa kanyang album. Pasensya na po sa ingay uli ng mga ano, marami kasing maingay sa labas. At ikapakita natin yung tag niya, no? So, ayan na, si Photobomber Chimp. Pusin na natin yung kanyang, ano, tag. At ipapakita na natin siya. Hindi na natin, at teka, unahin natin yung likod niya, no? Ipakita natin yung likod niya para, kasi, nandun ang highlights natin sa harap, eh. So, siya ay, ayan, reverse 3. O, die 3. Tinatawag. Hindi natin alam kung ano yan, A, B, or C. Dami na kasi naglabasan. Ang ano natin ngayon kasi ay yung karap niya. So, ipipihit na uli natin siya. So, sa malayo, ganyan ang itsura niya. Mahirap hawakan. Mabulas. At saka maliit. Mahirap hawakan. I-zoom in natin siya sa normal na look. So, kahit normal, nakalabas na siya nga. Si Chimp eh. Ayan po. Ilalapit na lang natin. At saka ipipihit natin ng ano. Paano ang magandang view sa kanya. Ano? Girl, kahit diretso lang ganyan, maganda na ang kuha sa kanya. So, yan po si Photobomber Chimp. Lapit pa natin. Lapit natin. Lapit, lapit, lapit. Oops, nabigla. Pasensya na po. Malang yung kamay ko. Yun. So, kita pa rin naman yung mata niya. Ayun. Katapat din ang mata ni Jose Rizal. At tapos yung kanyang labi. Ayan. Katapat din ang labi. Oh. Malinaw naman po eh, no? Ngayon, imbestigahan natin yung kanyang mga kung paano siya naging yung image niya naging ganyan. I-zoom in pa natin siya ng malapit na malapit para wala tayong duda na yan ay altered. So, ayan siya. Yun. So, siguro ang matatawag natin dito ay lamination error o peel. Lamination peel or error. Ayun lang ang alam, pagkaalam ko. Hindi ko pa alam kung anong ibang klaseng tawag dyan. Ano? Kasi wala naman nakasagot sa akin ng matino sa mga tinanong ko. Hindi ko malaman din sa mga expert natin bakit matamlay sumagot. Hindi tayo kumbinsido sa mga sagot. So, ayun po, na-i-zoom natin, ano? 2017, BSP, normal na, ano, na coin, pero mayroong anomaly. Kaya siya naging weird para sa akin. Sa mga ibang collector, common lang sa kanila yung error na to. Din na pinapansin, pero sa akin, dahil ako ngayon nagtatag ng panibagong tawag nito, sabihin natin panibagong section ng collection ng mga ano, ng mga coins, imbis na error, mga old, at saka kung ano-ano pang tawag nila sa akin, yung mga weird naman. So weird ang aking kinokolekta. Nag-umpisa lang ito nung makakita na ako ng maraming mga ganitong anomaly sa mga coins ko. Abangan nyo po yung mga isusunod kong ano, yung topic ko sa video ay yung
i-promote, hindi naman natin i-promote, ipapakita natin lahat ng nakolekta kong mga weird coins. Nandun yung mga sikat, meron yung hindi masyado, meron naman yung mga rare, at saka yung mga pinaka-rarest, ganyan, ipipicture natin yan. Kaya na siguro ito, baka dumating ito dun sa video na yon na nakatoned na siya. Pero meron naman tayong mga records nito sa video, sa pictures, marami na tayong nakuha na dito. So ito, lapit pa uli natin, ang huling kuha natin kay Photobomber Chim. So yan, ang huling kuha natin dito sa coin na ito, bago natin siya lagyan ng tone. Hindi natin alam pa kung anong kalalabasan ng tone, kung mawawala yung anomaly na yan o lalong lalabas. Hindi ko pa alam. Yan po. Ilang minuto na ba tayo? 6 minutes. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang pinakahuling glimpse ninyo sa Photobomber Chim bago natin lagyan ng tone. Sana maging maganda ang kalabasan ng ating tone para ma-highlights ng husto yung pagiging figure ng chim na nasa likod ni Rizal. Papakita natin kung talagang naandun siya nung actual na kinuhanan ng picture. Biro lang po. Kasi parang gano'n ang lumalabas dito. Sumingit lang yung itong si Chimp. Biruin mo naman. Sikat si ano, si Rizal sa lahat ng ating yan ang national hero natin. Kilalang kilala yan sa Spain, sa Portugal, sa Barcelona, sa kung saan-saan yan, dahil naging kilala siya sa buong mundo. Dahil napakaraming alam niya na lengguwahe. German, Spanish, English, Tagalog, hindi pa natin alam, yung German yata, marunong din siya mag-German. Hindi natin alam kung ano pa yung iba. Hindi ko tanda. So, naging linguist itong ating bayanin ito. Hindi ko lang alam kung yung chimpanzee ay nagsasalita din niya ng iba't ibang klaseng lingwahe. Biro lang po. Gusto ko lang po maging masaya tayo. So, abangan niyo po ang kanyang kalalabasan nitong ating si Photobomber Chim coin natin pagkatapos nating ma-tone. Mag-subscribe ko kayo ngayon na, o at saka pindutin niyo yung ating notification bell para pagka lumabas na yung ating video na yon, mapasabihan na kayo kaagad na ready na, pwede nyo nang panoorin. So, ngayon, babalik ko na uli si coin dito sa lalagyan at aanuhin na uli natin siya sa susunod na kabanata ng Noli de Chimpanzee. Si Noli de Chimpanzee. Sige po, salamat po sa Diyos sa inyong pagtangkilik. God bless.